Palawang araw sa ating lahat. This is Coach Laika. Kumusta na kayo? Sana'y mabuti kayong lahat. Kaway-kaway sa mga excited sa bago natin lesson for today. Ayan, humiyaw at pumalakpak naman ang mga nag-aabang na sa episode natin dito sa Knowledge on the Go. Now, classmates, sino ang pinaka-influential na babae sa buhay ninyo? Sa akin, it really has to be my lola. Isa rin yung babaeng palaban. Kahit na mahirap ang buhay at marami ang challenges, my lola taught me na hindi tayo kahit babae lang. Tayo ay babae na may kakayahan. Ayan. Na kung magbibigay tayo ng 5 katangian ng isang modernong babae ngayon, maaari natin sabihin na una, responsable. Pangalawa, may pangarap. Pangatlo, mapagmahal. Pang-apat, mahusay. At kahit anong larangan ay pinakikita niya ang kanyang kahusayan. At syempre, pang-5. Sa tingin ko, lahat naman tayo ay mag-agree dito. Dapat, palaban. Now, palaban ang mga kababaihan ngayon. Hindi na magpapaapi, magpapagapi, at magpapalamang. No? At malaking tulong dyan ang mga babaeng may alam. Kaya, likas man sa atin ang pagiging palaban, ay hindi natin yan maaaring atin. Dahil ito rin siguro ay dahil sa mga nauna sa atin, ang ating mga ninuno na magigiting na kababaihan. Ayan. Ako ay pinalaki ng mga strong, powerful women sa aking tahanan. Kaya maganda silang ehemplo sa akin. Now, today, ang ating topic ay aligned sa grade 6 curriculum. Pero, kahit hindi na grade 6 o hindi pa grade 6, makaka-relate kayo rito. Mula ito sa subject na Araling Panlipunan, ang mga kababaihan ng Rebolusyong Pilipino. And yes, marami po sila. Now, maghanda na ang lahat. Pause muna tayo saglit at samahan ninyo kami para mas makilala ang mga kakaiba at kapita-pitagang kababaihan noong unang panahon. Dito sa Knowledge on the Go. Now, classmates, meron kayong 20 seconds lamang para sumagot, and this is your first question. Question number 1, sino sa mga sumusunod ang tinatawag na ina ng Balintawak? Is it A, Melchora Aquino? B, Trinidad Texon? C, Marcela Agoncillo? O D, Gregoria de Jesus? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Sino ang tinatawag na ina ng Balintawak? Ayan. Sikat na sikat ito at sa totoo lang medyo malapit ito. No? Yung isang sa lugar na pinangalan sa kanya, malapit doon ang aking studio, ang aking headquarters. Ayan. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Melchora Aquino. Now, si Melchora Aquino na mas kilala sa tawag na Tandang Sora at Ina ng Balintawak ay ipinanganak noong Enero 6 o 6 o ika-6 ng Enero 1812. Sa edad na 84, na ipakita niya ang kanyang kabayanihan sa panahon ng Rebolusyon sa pagtulong sa mga katipunero at tumulong siya sa mga nakikipaglaban sa mga mapang-aping Espanyol. Ang kanyang buhay ay ang kanyang bahay ay nagsilbing pagamutan din sa mga sugatan na katipunero. At noong malaman ng mga Espanyol ang kanyang ginawa na pagtulong dito sa mga katipunero, pinilit siyang magsalita laban sa katipunan. Pero anong ginawa niya? Hindi siya bumigay. Diba? Tunay na palaban ang ina ng Balintawak. Now, bakit ina ng Balintawak? Ito ay dahil siya ay isinilang sa Balintawak. Nakiisa sa paglaban sa mga dayuhan at nangalaga sa ating mga kababayang Pilipinong sugatan. Diba? Yan si Tandang Sora. Now, dito na tayo sa question number 2. Sino ang kinikilalang lakambing ng himagsikan at asawa ni Andres Bonifacio? Is it A, Trinidad Texon? B, Marcela Agoncillo? C, Gregoria de Jesus? O D, Mariana or Marina Santiago? 20 seconds on our clock. Again, sino ang kinikilalang lakambini ng himagsikan at asawa ni Andres Bonifacio? Is it Trinidad Texon? Marcela Agoncillo? Gregoria de Jesus o Marina Santiago. Diba? Ang pagtulong sa bayan, wala rin edad. Wala rin antas. Ayan. Tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot, letter C, si Gregoria de Jesus.
Si Gregoria de Jesus, na karaniwang tinatawag na Inang or Yang, ay nagkaroon ng napakahalagang tungkulin sa Katipunan. Kinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng Katipunan, kalakip ang mga selyo, mga kagamitan at maging ang revolver. Pinamahalaan din ni Oriang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasabi ng Katipunan na nasugatan. At tunay nga na natatangi si Gregorio de Jesus sa kanyang partisipasyon sa samahan. You know, yung sinasabi nila na behind every great man is a woman, totoong-totoo rin ito sa likod ni Andres Bonifacio dahil nandun si Oriang. Na alam nyo ba na tinahirin niya kasama ni Benita Javier ang unang watawat ng Katipunan na binubuo ng pulang tela na may 30 pahalang na letrang K o K. Question number 3 na tayo. Sino ang binansagang Visayan Joan of Arc? Is it A. Gregoria de Jesus, B. Marina Santiago, C. Melchora Aquino, o D. Teresa Magbanua? 20 seconds on the clock. Tumatakbo ng ating oras. Sino ang Visayan Joan of Arc? Na kung kilala ninyo si Joan of Arc, di ba? Isa siyang legendary na figure sa history bilang isang napakatapang na babae na namumuno, di ba, ng mga armies sa gera. Yan, your time is up. May version tayo niyan. At hindi lang isa. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, ang Visayan Joan of Arc na si letter D, Teresa Magbanua. Yan, Teresa Magbanua, ang kanyang pangalan at siya ay mula sa Pototan, Iloilo, isang Ilongga. No? Siya ay isa sa maipagkakapuring Filipina. Natatanging babaeng general na pinatunayan na ang babae ay may angking, kakayahan, tibay ng puso at katapangan at handa ring isakripisyo ang buhay kung kinakailangan. May poetry din doon kasi, di ba, ang Banwa, no? His house, no? Very, very dear ang mga babaeng Pilipina. Palaban, lalo na kung threatened ang ating sariling pamilya at kabahayan. Now, nung nagsimula ang digmaan, pumunta siya sa kampo ng mga maghihimagsik na pinamumunuan ni General Perfecto Poblador upang umanib. Siya ay nag-volunteer. Nagpakitang gila si Teresa Magbanua sa kanyang kakayahan, sa pagiging asintado sa baril at pangangabayo. Diba? Namuno siya sa mga grupong guerrilla at lumaban sa digmaang Espanyol at Amerikano. At nag-ambag din siya ng tulong pinansyal sa kilusang guerrilla sa Iloilo noong ikalawang digmaang pandaigdig. So umabot hanggang sa panahon ng mga Hapon ang ambag ng nag-iisang Teresa Magbanua or Visayan Joan of Arc. Okay? Yung mga Ilongga dyan, di ba? Kahit na malambing magsalita, matapang din kapag kinakailangan. Yung tayo sa question number 4, sino ang sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa nagtahi ng watawat ng Pilipinas? Is it A. Marcela Marino Agoncillo, B. Lorenza Agoncillo, C. Delfina Herbosa de Natividad, or D. Josefa Yanes Escoda? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Ang ganang hinahanap natin ay kung sino sa mga sumusunod, tingnan maigi, ang hindi kabilang sa mga nagtahi ng watawat ng Pilipinas. Sino ang naiiba? Sino ang wala noon? Sino ang hindi nagtahi ng ating watawat? Tapos na ang ating oras, ang tamang sagot ay letrang D, Josefa Yanes Escoda. Tatlong tao ang unang nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas. Ayon sa nakikita natin ngayon, no? Sina Marcela Marino Agoncillo at ang kanyang batang anak na noon ay 5 taong gulang lamang na si Lorenza Agoncillo. Kasama rin ang kanyang pamangkin na si Dr. Jose Rizal. Delfina Herbosa de Natividad. Kaya kung nakikita natin na naalala yung larawan na ginuhit tungkol dito sa pagtatahi ng watawat, may isang bata na kasama doon sa may paanan noong letrato na yun. Now, si Josefa Yanes Escoda ay kilala rin. Isa rin siyang tanyag at matapang na kababaihan pero bilang leader ng Sibiko. Siya ay tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Kaya di ba yung 1,000 bill noon, di ba, may 3 tao doon, isa siya doon.
Na alam nyo ba na ang watawat ng Pilipinas ay unang naisip gawin ni General Emilio Aguinaldo? Malaki ang impluwensya ni General Aguinaldo sa disenyo ng watawat ng Pilipinas, kaya siya ay maituturing na ama ng pambansang Bandila. Question number 5 tayo. Question number 5, sino sa mga sumusunod ang tinaguri ang ina ng watawat ng Pilipinas? 20 seconds on the clock. Is it A, Marcela Marino Agoncillo, B, Lorenza Agoncillo, or C, Delfina Herbosa de Natividad? 20 seconds on the clock. 20 seconds on our clock. Yan, tumatakbo na ang ating oras. Kung si General Emilio Aguinaldo ang tumulong sa disenyo ng watawat at tinawag, maaari natin tawaging ama ng ating pamansang Bandila, sino naman ang ina ng watawat ng Pilipinas? Sino sa tatlo? Ayan, our time is up. Ang tamang sagot ay si Marcela Marino Agoncillo. Siya ay ang pangunahing taghabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas, kaya siya tinaguri ang ina ng watawat ng Pilipinas. Ayan, sa edad na 30, pinakasalan ni Marcela Cornel Marino si Felipe Encarnacion Agoncillo, isang abogado at hurado sa Pilipinas. Siya ay nagkaroon, o sila ay nagkaroon ng 6 na anak. At nang ipinatapon sa Hong Kong si Felipe sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino, si Marcela Marino Agoncillo at ang mga nalalabing pamilya ay sumama sa kanyang asawa at pansamantalang nanirahan doon. Sila ay in-exile, no, sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, kiniling ni General Emilio Aguinaldo na tahiin niya ang watawat na kumakatawan sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, pareho ba tayo ang sagot? Very good. Diretso na tayo sa question number 6. Question number 6, sino sa mga kapatid ni Dr. Jose Rizal ang naglingkod bilang Pangulo ng Lupon ng Kababaihan? Is it A, Saturnina, B, Narcisa, C, Josefa, o D, Soledad? 20 seconds on our clock. Tumatakbo ang ating oras. Maraming babaeng kapatid ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Pero sino sa kanila ang naging Pangulo ng Lupon ng Kababaihan? Is it Saturnina, Narcisa, Josefa, or Soledad? Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, si Josefa. Okay, si Josefa Rizal o Panggoy kung tawagin ang ikasyam na anak sa pamilya ng mga Rizal. Siya ay kapatid ng ating pamansang bayani, si Dr. Jose Rizal, at naging Pangulo ng Lupon ng Kababaihan. Katulad ni Gregoria de Jesus, si Josefa ay tigaingat din ng mga lihim na dokumento ng samahan. Ang mga kababaihan ay may papel, no, sa ating revolusyon. Pinoprotektahan nila ang mga katipunero habang patagong nagpupulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagkanta at pagsaya upang malihis ang atensyon ng mga gwardiya sibil. So maraming mga retelling na nito, yung the way that our women would gathering a party of some sort habang nagmi-meeting o nagpupulong ang ating mga katipunero. Diba? Alam niyo ba na 11 ang magkakapatid na sina Jose Rizal at Josefa. At ito ang kanilang pagkakasunod-sunod. Una, si Saturnina, o tinatawag ding Neneng. Pangalawa, ang kanyang kuya Pasiano, na malaking bahagi sa kwento ni Jose Rizal. Ang pangatlo ay si Narcisa, tinatawag ding Sisa. Ikaapat, si Olimpia. Ikalima, si Lucia. Ikaanim, si Maria, o Biang, kung tawagin. Ikapito, si Jose Protasio, no? Jose Protasio Mercado Rizal, diba? Yan ang ating bayani na si Jose Rizal. Now, ikawalo, sumunod sa kanya, ay si Concepcion o Concha. At ikasyam, si Josefa, pinag-uusapan natin na si Panggoy. Ikasampo, si Trinidad, tinatawag ding Trining. At bunso naman, si Soledad, na tinatawag ding Choleng. Yan, proceed na tayo sa question number 7. Question number 7, kung si Teresa Magbanwa ang Joan of Arc ng Kabisayaan, sino naman ang Joan of Arc ng Ilocandia? Is it A, Delfina Herbosa, B, Agueda Cahabagan, C, Angelica Lopez, o D, Gabriela Silang? 20 seconds on the clock, your timer starts now. Again, ang hinahanap natin ngayon, kung diba, kung si Teresa Magbanwa, Joan of Arc ng Kabisayaan, sabi ko sa inyo, maraming Joan of Arc sa Pilipinas, matatapang tayo. Meron ding Joan of Arc ng Ilocandia. So, nasa norte naman. Delfina Herbosa, Agueda Cahabagan, Angelica Lopez, o Gabriela Silang. Tamang sagot,
letter D, Gabriela Silang. Okay, ang kanyang buong pangalan, medyo mahaba-haba, ito ay Maria Josefa Gabriela Carino Silang, ang unang Pilipinang namuno ng isang paghihimagsik noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Siya ay asawa ni Diego Silang na nagpatuloy ng pag-aalsa ng mga Ilocano nang namatay ang kanyang asawa. Diba? Hindi na lang helper, kundi siya ang namuno talaga. No? Ipinanganak siya noong 19 ng Marso, 1731, sa Santa Ilocos Sur. At ipinangako ni Gabriela sa asawa, bago ito mamatay, na pamumunuan niya ang nasimulang pag-aalsa. Nagpakita siya ng gilas bilang pinuno at marami siyang nakamit na tagumpay sa iba't ibang labanan sa Santa at Digan sa Ilocos Sur. Ngunit sa dami ng mga kaaway, umabot sa pagkakataon na talo rin ang kanyang pangkat, kinalaunan. Nadakip siya sa Abra at binitay sa Digan noong September 29, 1763. So siya ay 32 years old lamang noon. Okay? Na alam niyo ba na nagsilbing inspirasyon si Gabriela sa isang samahang nagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan ngayon? At ito ay ang Gabriela. General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action. Natatagpuan din sa sentrong distrito ng kalakaran ng lungsod ng Makati ang isang natatanging monumento na para kay Gabriela Silang. So kung gusto niyo makita ang kanyang wangis, maaari niyo itong hanapin sa lungsod ng Makati. Ayan. Sino nakakuha ng tamang sagot? Nung bata ako, kapag ako'y nagsasalita para sa aking klase, meron akong teacher na binibiro ako lagi na ayan na naman si Gabriela Silang. Kasi daw ako daw yung lumalaban para sa mga kaklase ko kapag humihingi kami ng extension sa deadline, mga ganon. Ayan, okay. Question number 8 tayo. Sino ang kinikilala bilang ina ng Biak na Bato? Is it A, Josefa Rizal, B, Melchora Aquino, C, Gregoria de Jesus, o D, Trinidad Texon? 20 seconds on the clock. Tumatakbo na ang ating oras. Ayan. 20 seconds para isiping maigi kung sino ang ina ng Biak na Bato. Ayan. May something about our history din at our culture probably. Mahilig tayo magbigay ng mga moniker, no? Itong mga ina ng o ama ng sa ating mga bayani. Magandang paraan din para matandaan sila. Ayan, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay letter D, Trinidad Texon. Si Trinidad Perez Texon ay kilala bilang ina ng Biak na Bato. Isa siya sa ilang kababaihan na humawak ng armas at nakipaglaban kasama ng mga kalalakihan sa Revolusyon. Binansagan din siyang ina ng Red Cross para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamahang katipunero. Noong himagsikan, sinasabing kasama si Trinidad Texon sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya sa San Miguel, Bulacan. Siya rin ang nangasiwa sa mga may sakit at sugatan sa Biak na Bato. Dahil dito, tinawag siyang ina ng Biak na Bato. At noong lusubin ng Espanyol ang Biak na Bato, patagumpay niya itong naipagtanggol kasama ang pangalawang asawa na si Julian Alcantara at ilang mga katulong. No, napakatapang talaga niya. Now, alam niyo ba na ang Bulacan na isang lalawigan sa gitnang Luzon ay tinatawag ding lupain ng mga bayani? Dahil dito nanirahan ang mga tanyag na bayani na sina Marcelo H. Del Pilar, Francisco Balagtas, at Gregorio Del Pilar. Ayan. Ang lolo ko ay from Bulacan at lagi niya yung sinasabi sa amin na lupain ng mga bayani, ang mga Bulakenyo natin dyan. So, sa mga tiga Bulacan, hello po sa inyo, sa mga makabagong bayani rin natin dyan. Now, question number 9 na tayo. Sino sa mga sumusunod ang ginawaran ng titulong Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios? Is it A, Gliceria Marelia Villavicencio, B, Magdalena Liones, C, Marina Santiago, o D, Agueda Cahabagan? 20 seconds on the clock. Ulitin ko ang tanong, sino sa mga sumusunod ang ginawaran ng titulong Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios? Pasensya na, nabubulol ang coach like today. Pero yan, sino po sa kanila ang nagawara ng titulong ito? Yan. Tapos na ang ating oras, ang tamang sagot ay si Gliceria Marelia Villavicencio. Siya ay si Doña Gliceria Legazpi Marelia
de Villa Vicencio o Aling Iriang. So dali yung Aling Iriang, mas maikli. At siya ay kinikilala bilang isa sa mga bantog na Pilipino na nagbigay ng kanyang sariling kayamanan, oras, kaalaman at pagsisikap upang tulungan ang mga revolusyonaryo sa panahon ng paghihimagsikan. Kailangan natin minsan tandaan ang mga kababaihan nito ay may sarili din nilang mga buhay at sila ay simpleng tao rin kung tutuusin, no? Tao sila noong panahon na yun. No? Binigay nila kung anong mayroon sila. So, hindi lang oras, panahon, maging ang kakayahang pinansyal. No? Siya ay nagtatag ng Batalyon Maluya na nagbigay ng pinansyal at moral na suporta sa mga revolusyonaryo at patuloy na nagpamahagi ng pagkain, damit at balas sa mga sundalo. Ang kanyang bahay ay naging lugar ng mga lihim na pagpupulong ng mga revolusyonaryong pinuno, kabilang sina Supremo Andres Bonifacio, General Miguel Malvar at General Marasigan. At alam niyo ba na sa panahon ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898, si Gliceria Marella Villavicencio ay binigyan ng pagpupugay at kinilala bilang Godmother of the Revolutionary Forces. So, Godmother, ninang ng Revolutionary Forces. Hindi magiging matagumpay ang revolusyon kung hindi rin sa suporta na pinansyal at moral ng ating mga kababaihan. Question number 10, huling tanong na, sa aling bansag kinilala si Magdalena Leones? Is it A, Joan of Arc of Bataan? B, the Lioness of Filipino Guerrillas? Or C, the Right Hand of Katipuneros? 20 seconds on our clock. Sa aling bansag kinilala si Magdalena Leones? Siya ba ay ang A, Joan of Arc of Bataan? B, Lioness of Filipino Guerrillas? Or C, the Right Hand of Katipuneros? Ayan. Tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot? Letter B, the Lioness of Filipino Guerrillas. Nandun na sa pangalan niya ang sagot. Isang magiting na bayani ng World War II, ang Pilipinang si Magdalena Leones. Siya ay isang guro na kinulong ng mga Hapon noong bumagsak ang Bataan sa panahon ng World War II. At habang nasa Piitan, nag-aral siya ng wikang Hapones at naging isang espiya. Ang paglaban, ginagamitan din natin ng utak yan. Sa kanyang husay at katapangan, tinawag siyang the Lioness of Filipino Guerrillas. Ayan, marami akong kaibigan. Aking kaklase nung college ay si Dian Leones. So, hello po sa mga Leones dyan. Saludo po ako sa inyo at sa inyong mga ninuno. Ayan, sino sa inyo ang naka-perfect score? Let me know. At para sa mga kababaihan ng Revolusyong Pilipino, noon at ngayon, patuloy naman tayong lumalaban para sa improvement ng bawat isa. Saludo po kami sa inyo. At maraming salamat sa pakipaglaban at pagtatanggol para sa ating bansang Pilipinas. Isang karangalan para sa akin ang makita rin ang marami sa mga kababaihan natin na sumasali sa ating armed forces, ating kapulisan, ang mga kababaihan na guro at nasa iba't ibang mga larangan, showing excellence dahil yan ay isa pang paraan ng pakitibaka. No? Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Sobra akong nag-enjoy, lalo na't nakilala natin ang ilan sa mga magigiting na babae noong unang panahon. Ilan lamang sila, marami pang iba. At I encourage you to learn more about more of our mga palaban na babae. Now, sana marami kayo natutuhan. Kung may suggested topics kayo na gusto nyong gawan natin ng trivia challenge, i-comment nyo lamang ito o i-message kami sa Knowledge Channel Facebook account at ipipila natin ang mga yan. Huwag din kalimutan na i-share ang video na ito para sa marami pang mag-enjoy at matuto habang nag-e-enjoy. Ayan, this is Coach Laika and lagi nyo tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. See you next time dito lang sa paborito ninyo, Knowledge on the Go. Bye!